So guys, hey guys, what's up? So bagong setup, bagong video. Video dyan, may laptop dito, may kamay sa taas, may computer sa likod, ewan ko. So anyway, new channel. Hindi ko alam kung ano magiging kung ano magiging path nito, pero nasa isip ko is mag-post ng about songwriting, especially sa drums, and then yung pagsulat ng mga kanta, mga techniques siguro, and then tignan natin kung makakover din natin in the future yung photo editing and then also yung video editing. So bago lahat, let's be at home, huwag tayong lalabas, huwag makulit, and then yung social distancing, i-practice lang natin ng maigi. Masarap lang nasa bahay, sa totoo lang ngayon pa sa panahon na to, pero hopefully maging okay din lahat. So mga hindi nakakilala sa akin, my name is Manu. I'm a drummer of Unicodos, and I am also a part owner of Glassstone Studio. Glassstone Studio is a small studio located at Quezon Avenue, Quezon City, in front of Santo Domingo Church. Nag-record kami ng mga banda, nagpapa-rehearsal kami, and also gumagawa kami ng mga videos katulad nito. So yun, yun lang yung mga sample ng ginagawa natin. But for now, ito, sarili kong channel. Magpo-post ako dito ng mga bagay tungkol sa aking personal interest. And I hope yung mga taong katulad ko na may personal interest about programming, about drums, about mixing, about photo editing and video, ay maging helpful sa itong channel ito in the future. Gagawa ko ng time para makapagawa ng mga vlog and then mga tutorial videos para ma-share ko naman yung knowledge ko pagdating sa mga ginagawa ko. So, mga simple lang naman siya, hindi naman siya ganun extravagant, pero nakakatuwa lang siyang gawin kasi imbes na saya natin yung oras natin sa walang kaparaang bagay, may as well gamitin lang natin siya para magawa tayo ng isang bagay na okay. So yun ano, so meron akong kwento sa inyo guys, siguro mga last 2 years ago. Ano ba yan? 2020 na kaya? Ano, pangit ang taon? Grabe. So around 2017, ano? So when we were starting our studio. So noong time na yun, busy pa kami. After work kami ni Andrew, diretso kami sa studio. Ayos kami dito, ayos kami doon. Tinitingnan namin kung ano yung mga problema. Nag-iisip kami ng mga bagay na pwede namin i-post in sa internet. Like mga video performance o kahit ano. Lagi kami nagme-meeting. Yung oras namin sa girlfriend namin, nakakain na. Kasi nagsisimula kami. So mahirap talaga yung sitwasyon. So nakalimutan ko na kung ano yung pinag-uusapan namin ng time na yun. So after no meeting, siguro mga 7, 8, hindi, mga 9 p.m. Nagpaalam na kami kay Norman. Norman, by the way, is the part of our last studio. So yung nagre-record sa studio, wala kami ni Andrew. Nasa likod kami. I'm on the production side, si Andrew on the marketing side. Yung team namin, maliit lang, tatlo lang kami. Pero apat ang owner ng Glassstone. So nung pagsakay ko ng sasakyan, may puno kasi ng balete doon sa labas ng studio, sa may malaking parking. So yung balete na yun, tawag dito, 5 tao yung pwedeng yumakap. 5-6 hanggang 7 tao kapag yayakapin mo siya eh. So ganun siya kataba. Ganun siya kalaki. So ang kwento ng mga balete, pag may mga balete, may mga kapre daw doon, may mga multo o ewan. So, hindi naman ako naniniwala doon kasi, well, nakaramdaman ko pero hindi ako takot kasi hindi ko naman sila nakikita. So after ng meeting namin, kami ni Andrew, ako si Norman, bumaba na kami para magpahinga na. And that time, pumasok na ako ng sasakyan. Yung sasakyan ko nakapark sa tabi ng puno ng balete. Ang laki ng puno, yung puno siguro mga 7 tao yung pwedeng yumakap doon eh. Malaki talaga siya. So yung sasakyan ko, ito yung puno, ito yung sasakyan ko. Si Norman mahilig magbiro yun abang. Ay, no, ingat ka dyan ha, kasi nakatakap ni kapre. So, ako naman, hindi naman ako naniniwala, pero ayoko makakita, makakita, pero nararamdaman ko sila. Pero okay lang, wala naman silang ginagawa masama. So, nung time na yun, pumasok na ako sa sasakyan, start ko yung sasakyan ko, tapos tumingin ako sa rearview mirror, and then, nireverse ko na, kasi pat, naka-park ako paharap eh. So, nireverse ko na. Yung sasakyan ko na yun, may back sensor siya. So, nung paatras ako, siguro mga isa dalawa segundo pa lang nakatras ako, tumutunog yung back sensor ko. As in literal na ganun. So tinignan ako sa likod, napapreno ako kasi akala ko si Andrew eh. Akala ko nang tatamaan ko siya eh. So sabi ko, shit. Pagtingin ko sa likod, wala naman bro. As in wala talaga. Ang tagal, siguro ilang beses ako umabante o matras, tumutunog yung likod dun sa sakyan. So, tututututut. Gumaganon siya. Weirdo lang. Kasi literal lang. Kasi wala kasing tao dun. So, ang ginawa ko, bumaka ng sakyan, tinignan ko yung likod. Kasi literal na wala. Kasi wala talaga. So, takot na ako ng time na yun. Sabi ko, weird. So, balik ako ng sakyan, pumasok ako ulit ng kotse, tapos, nawala na siya, man. Kasi nawala na siya.
Pero yung pagpasok ko ng sasakyan, bro, as in literal na yung pakiramdam ko, parang may kasama ko na ewan at ang malapit pa rito, hindi sa tabi ko yung pakiramdam, sa likod. So, hindi ko naman mali yung pag-naalala. So, lumabas ako ng studio. Bro, ito ah, seryoso. Nagdadrive ako sa Quezon Avenue yung time na yun. Alas 9, alas 8. So, yung kalsada busy, marami sa sakyan, marami. Yung pakiramdam mo na parang iba, na may kasama ka na kakaiba, hindi ko ma-explain. Hindi ko alam kung paranoid lang ako nung time na yun. Nasubog sa mga masahan. Sana huwag mo, Diyos ko. Pero alam mo yung pakiramdam na nakasakay ka, tapos nagmamaneho ka, tapos yung rearview mirror mo, parang pakiramdam mo may nakatingin sa'yo. Tsong, hindi ako nakatiis. Tinawagan ko yung girlfriend ko doon time. Akala ko yung girlfriend ko, matatawa siya sa akin, akala niya nag-joke ako. Kasi mahilig ako mag-joke, pero hindi eh. Parang siguro in time na yun, nakita niya yung mukha ko, natatakot talaga ako. Kasi nakasi iba yung pakiramdam na parang may nakasakit talaga sa likod na hindi mo nakikita. So, ayun, noong time na yun, pag-uwi ko, sabi ko sa girlfriend ko, sige, bye-bye, parang nandito pa siya. So, ang ginawa ko, baba na ako sa sasakyan, pinatay ko ng kotse, pero naligo ako, dasal ako noong time na yun. Pero pagdating dito sa bahay, wala naman na yun. Hanggang doon lang sa may, parang siguro doon sa may circle na wala na. So, yun lang, medyo hindi ko alam kung na-entertain ko sa kwento ko dahil nakakatakot. Pero, so yun ha, first content ko siguro about drums, mag-upload ako ng video, mag-upload ako. Alam ko ano, or mag-play throw ko na kanta ng imbino ko, so abangan nyo na lang. So yun lang guys, maraming salamat sa pagtambay. Peace!